Napakabilis ng takbo ng panahon. Sa bawat segundo, minuto at oras ay maraming maaring maganap. Mga pangyayaring maaring magpabago sa ating buhay. Pero paano kung may dumating na di natin inaasahan? Inabot ka na naman ng nililiparang plato, ah. Plato ba? Baka kaldera na inihagis ni Aling Mami. Hindi, akip pa lang. Takip? Pasusunod kasama na kaldero niyan. Ay nako, tinakasan niyo na naman mga hugas ng magkapatid, no? Hindi, alam mo kasi, yung mga gawaing bahay na ganyan, pambabae yan. Ewan ko ba dito sa ate ko, pati ba naman yung mga gawaing bahay? Dinadaan sa pagiging champion sa marathon. Tol, paalala lang ha. Tambay tayo, pero di tayo tamad. Anong pagkakaiba nun? Ah, basta. Kailangan magbago na tayo. Ay. Ano kaya magpapabago sa buhay natin, no? Magandang araw po sa inyo. Namamahagi po kami ng babasahin. Libre po ito. At iniimbitahan na rin po sana namin kayo sa gagawin naming Bible study mamaya. Ay oo. Dati na nga kami nang imbitahan sa ganito, Bible study. Saan ba yan? Kailan ba yan? Busy kasi kami. Marami kami siyang ginagawa. Tignan po namin kung may singit po namin sa schedule namin. Mamaya naman yung alas 7 ng gabi eh. Diyan lang sa kabilang kanto, kinamang Dante. Yung may-ari ng talyer. Diyan lang. Malapit lang pala. Ano, Robert? Sama tayo? Ha? Oo, sige. Malapit lang pala eh. Sama tayo? Sige, sama kami. Sige po, sunduin na lang po namin kayo mamaya. Wag na. Kami na lang pupunta doon. Malapit lang naman. Salamat po. Punta po kayo doon po, ha? Salamat po. Uy, tol! Kamusta? Ayos lang. May Bible study ba ulit? Ay, walang Bible study ngayon eh. Bukas, meron ulit kinamang Dante. Ah, saan ka pumunta ngayon? Ah, sa pagsamba. Pagsamba? Mm-hmm. Ano yun? Parang Bible study din ba yun? Oo, pero may iba pang programa maliban sa Bible study. Ah, pwede ba kami sumama? Ay, pwede. Maaga pa naman eh, hintayin ko na kayo. Ano mga tol? Sama ba tayo? Sama tayo? Sama tayo? Di ba may lakad tayo? May lakad tayo? Oh, kala ko ba tatambay lang tayo? May lakad tayo, di ba? Oo. May lakad kami. Oo, doon. Naimitahan kami doon sa barangay, sa kabila. Oo, birthday yan. Ah, labo nyo naman kausap. Sige, ako na nga lang. Paano yan? Kailangan ko ba mag-BS? Kung meron kayong polo at pantalon, mas okay sana yun. Ah, okay. Sige, meron naman. Sige, papalit lang ako, ha? Ah, sige po. Nahintayin ko na po kayo. Sige. Sunod po. Pakibilis lang po. Malapit na po mag-umpisa. Pangalan po? Ay, ako po si Mona Rosales. Sila naman po yung mga panauhin. Ito po yung pangalan nila. Sige po, pasok na po. Thank you po. Aling iglesia ang itinuturo ng banal na kasulatan na dapat aniban ng mga tao? Walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Yan ang itinuro sa atin ng sugo, yan ang dapat nating aniban, mga mahal na kapatid. Excuse me, sis. Mona. Hindi mo na siguro ako naalala. Ako to si Robert.
magkalugar tayo sa Cavite. Diba kasama ka nun yung nagbigay kayo ng pasugo sa amin? Ah, naalala ko na. Oh, kamusta? Ikaw yung kumuha ng attendance kanina? Oh, ako nga. Sino mag-aakala, no? Dati, inaanyayahan nyo lang ako. Pero ngayon, kasama nyo na ako. Nakakatuwa naman. Nagbunga pala ang pag-iimbita namin sa'yo dati. Oo nga eh. Sino mag-aakala yung pagsama ko sa inyo ang magpapabago ng buhay ko? Sandali. Ibig mo bang sabihin, taga dito ka rin? Na rin? Taga dito ka? Oo. Diyan lang ako sa kabilang barangay. Mga 10 minutes away. Ako rin. Ay. Biro lang. Kalain mo nga naman, oh. Napakaswerte ko talaga. Ano ka mo? Ah, wala, wala. Sabi ko, malapit lang din kasi ako dito. Mga... Mona! O, paano? Alis na kami, ah. Kita na tayo sa susunod na aktibidad. Sige, ingat. Oh, Robert, pares naman kayo ng way nila, Mona, di ba? Baka pwedeng isabay mo na sila. Oh, sige. Walang problema. Oh, ikaw nang bahala sa kanila, ha? Robert, ha? Hatid mo sila hanggang kusina nila, ha? Mag-iingat kayo, ha? Robert, ingatan mo itong si Mona. Kayo talaga. Oh, sige, ako nang bahala. Ingat kayo, ha? Salamat sa inyo. Kita na lang tayo sa linggo. Paalam. Ingat! Paalam. Ingat! Paalam. Mona, sino nga pala itong kasama mo? Ah, pinsan ko. Pinasama ni tita. Ah, mahilig talaga siya sa music, no? Ay, oo. Paborita niya yan, eh. Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Diyan ka nga. Baka hirap na. Baka mawala ka pa sa piling ko. Ano? Hindi. Sabi ko, mahirap na. Baka makasidente ka. Ah. Kaya atid pa kita ng ligtas sa inyo. Okay. Mona. Ano yun? May tanong ako. Hmm? Alam mo kung ano ang tawag sa anak na babae ng cowboy? Ano? Eh di, iha! Iha! Hindi, eto seryoso. Ano? Lagi bang nasa trabaho mga parents mo? Pag Sabado nasa bahay lang sila. Mag-a-apply sana akong bodyguard eh. Ay naku, puro ka talaga kalukuhan. Hindi, pwede ba akong dumalaw sa inyo? Oh, Robert! Napadaan ka. Opo na po na. Anong atin? May dala po ako. Paborito po ninyo. Pampabata po. Ano ba to? Aba, pampabata nga. Paborito ko to, crispy pata. At syempre, para kay Mami, flowers for you po. Bulaklak? Ay, chicharon bulaklak. Para saan ba mga ito? Anong meron? Lalakasan ko na po loob ko. Pwede po ba akong mag-apply na hardinero? Inubuhala mo naman kami. Hindi po, biro lang po. Magpapaalam lang po sana ako. Pwede ko po bang ligawan yung anak niyo? Dinagdag po sa takdang panahon. Handa na sa tamang pagkakataon. Kasama ang tamang tao na inilaan ng Panginoon.
Siya nang hinihintay mo. Ah, may dinner date kasi kami ni Robert. Sabi niya, bago mag-alas 5, nandito na siya. Kasi maaga yung client meetings niya today. Pero hanggang ngayon, wala pa din. Nako, baka naman humaba lang ang meeting nun. Huwag ka mag-alala, sigurado tatawag yun siya mamaya. O paano? Una na ako sa'yo, ha? Samahan mo ako dito. Mag-antay. Saglit lang. Bakit ba kasi lagi ka nagmamadali? Naku, alam mo naman ako, ang dami kong bulinggit na naghihintay sa bahay. Kaya kailangan umuwi ka agad. Kaya kayo ni Robert, habang wala pa kayong mga anak, i-enjoy niyo muna ang company ng isa't isa. Ano, una na ako sa'yo, ha? Okay. Ingat kayo. Bye! Bye-bye. Mona? Uy, Mona! Ikaw nga! Oh, ikaw pala yan. Kamusta ka naman? Pangani mo? Panganay. Pangalawa ko na yan. Di ka kasi nagpunta sa reunion last year. Wala ka na tuloy update sa barkada natin. Ikaw, may baby ka na ba? Mahal! Sorry, medyo na traffic ako eh. Ikaw si Robert, asawa ni Mona. Ah, oo. Ako nga. Ako si... Sa si Lina, high school friend ko. Paano? Tara na. Una na kami, ay, ha? Ay, ganun. Bye-bye. Uy, next month reunion natin. Punta ka, ha? Bye! Mahal, parang kanina ka pa walang kibo, ah. Ano ba iniisip mo? Gagalit ka ba dahil late kita nasundo kanina? Kapag kasama mo sa client meetings yung bago niyong secretary, lagi ka nalang late sumundo. O kaya ginagabi ka ng uwi. Minsan, di mo pa ako tinatawagan. Nagsiselos ka ba? Tingin ka nga sa akin, mahal. Mahal. Uy, titingin na yan. Di ba, napag-usapan na natin yan? Magtitiwala tayo sa isa't isa. Wala ka naman dapat ipagselos. Kahit sinong artista pa nasa harap ko, no pansin sila sa akin. Dalawang babae lang naman ang nasa buhay ko. Bakit dalawa? Eh di kayo ng nanay ko. Nakakainis to. Lagi ka nalang nagbibiro. Akala ko tuloy meron ng iba. Hindi naman ako nagre-reklamo. Pero, di ba mas magiging masaya kung maging tatlo? Ha? Bakit tatlo? Sino yung isa? Eh di yung magiging anak natin. Sa aming magbabarkada, ako na lang ang walang anak. Kaya pag magre-reunion, halos ayaw ko nang pumunta. Paano nagiging sentro ako ng tuksuhan? Ah, yun pala yung iniisip mo. Mahal, kung paano sa hindi natin inaasahan muli tayong nagkita, imposible ba sa ama na ibigay sa atin ang hinihiling natin? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Hindi naman sa ganun, mahal. Matyaga tayong maghintay at magtiwala. Ibibigay din ang hinihiling natin sa tamang panahon. Kadalasan may mga pangarap tayo na inaakala natin na mahirap matupad. At kadalasan sa pagtitiwala sa ama natin kailangan manghawak. Thank you.
Oo, oh, bakit umiiyak ang baby ko? Mommy! Kasi naman, inagawan pa ako ng trabaho. Mira, anak. Mamaya sa pagsamba, huwag kang malikot, ha? Opo, Papa. Magkaroon makikipagkwentuhan sa mga katabi mo, tsaka sa pag-awit, sasama ka, ha? Opo, Mama. Tapos, pag nagtuturo na yung guro, dapat makikinig ka na mabuti, ha? Tsaka uupo ka na maayos. Opo, Papa. Okay, tara na. Halos ating gabi na, hindi ka pa ba matutulog? Kailangan ko tapusin to, May. Nahihirapan na nga po ako. Paano po kung hindi ako makakuha ng honor this time? Basta gawin mo yung best mo. Wala naman sa amin ng papa mo yung ranking rankings na yan. Tama lang na pinagbubuti mo ang pag-aaral mo. Pero, huwag mo kakalimutan ang ipagpauna ang para sa Diyos. At huwag mo kakalimutan manalangin. Kasi, tiyak, ibibigay niya yung kailangan at gusto mo. Robert! Robert! Alam mo na ba yung memo na binaba ng company? Oo, kakalungkot nga eh. Dami pala sa mga kasama natin malilay off. Tapos tayo, reduced work week. Dating ang kompleto yung araw ng pasok natin eh. May OT pa. Kapos pa rin yung sweldo sa dami ng expenses natin. Lalo na ngayon na ilang araw na lang ang ipapasok natin. Hirap na nga mag-budget si Mrs. eh. Dami pang bayarin sa school ng anak namin. Kailangan din namin ng savings para sa mga emergency. Buti nga kayo eh. May savings? Kami? Wala na nga. May utang pa. Saklap talaga ng buhay na ito. Buti na nga lang may trabaho pa tayo. Hirap kaya mag-apply ngayon. Lalo na sa atin may mga edad na tayo. Tama. Eh panigurado magre-reklamo yung misis mo pagdating ng next payday. Nako, hindi naman. Napag-usapan na namin yan. Hindi namin pinag-aawayan ng pera. Kung anong ipagkaloob, pagpapasalamat at pagkakasyahin. Ika nga, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Sana ganyan yung mindset ng misis ko eh, no? Wala talagang sigurado sa buhay na to. Anong wala? Meron. Ito. Ano to? Magazine? Anong connection niya sa pinag-uusapan natin, Robert? Basahin mo muna. Pabasa mo rin sa misis mo. Paniguradong di lang stability mabibigay sa inyo yan, pati security. Talaga lang ah? Oo. Pagkatapos mo basahin yan, mag-usap ulit tayo. May pupuntahan tayo. Sigurado makakatulong sa inyo. Sarap talaga magluto ng mahal ko. Walang panama yung mga mamahaling restaurant. Sarap nitong niluto mong nilaga. Kailan pa nagkaroon ng toyo ang nilaga? Adobong manok yan. Ay, adobo ba? Ang daming sabaw eh.
Teka, nasan ba yung manok? Ay, naku. Ayaw mo ata eh. Akin na nga. Teka, wala akong sinabing ayaw ko. Sarap nga eh. Sabaw pa nga lang ulam na eh. Gusto mo subukan kita? Ay, naku. Tigil-tigilan mo ako, Roberto. Kumain ka na nga lang dyan. Oh, di yata nagustuhan ng prinsesa ko yung nilutong nilaga ng mama niya. Iniisip ko lang po yung deadline sa report namin. Di pa rin po kasi tapos yung part ng mga groupmates ko eh. Di ko rin sila makontak. Malapit na nga po yung presentation namin. Ano bang sabi ng mga groupmates mo? Hindi ka ba nila tinutulungan gawin yung mga part nila? Meron naman po. Kaso, hindi ko rin po sila ma-reach out ng maayos eh. Alam na ba ng teacher mo yan? Baka naman inaasa na nila lahat yan sa'yo, ha? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Anak, alam mo naman kung anong pinakamabisa dyan, di ba? Ano po? Panalangin. Panalangin ang pinakamabisa. Ano ba to? Sabay-sabay na dumating yung mga bayarin natin eh. Medyo kapos na ako sa budget. Nako, madedelay pa naman yung payout ngayon. Daming problema sa kumpanya eh. Dumating na rin yung bayarin natin sa tuition fee ni Mira. Kailangan na natin yung bayaran. Di ba meron tayong savings? Meron. Hanggat maaari sana, ayoko munang galawin yun. Pero kung di na natin magagawa ng paraan, sige, bumawas na muna tayo doon. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Oh anak, inamin mo muna to. Thank you po, Ma. Kamusta ka ba dyan? Sakit pa? Medyo nawawala na po yung sakit ng ulo ko, Ma. Maigi naman. Oh, bakit sumunod ka pa? Hindi ba dapat nagpapahinga ka na rin? Aba, kahit gaano ako ka-busy, hindi ako mawawala ng time sa inyo, no? Bukod sa financial support, time ang pinakamahalagang maibibigay ko sa inyo. Aba, napakasweet naman po ni Papa, Ma. O Mira, anak, parang napapabayaan mo yung sarili mo. Pa, malapit ko na po ma-achieve yung goal ko. Makakagraduate na po ako. Di ba nga po, pangako ko po sa inyo, eh, I will make you proud. Ako, always proud kami sa'yo, anak. Ikaw pa lang, sapat na. Mga achievements mo sa school, lahat yan, bonus na lang. Tama yung mama mo. Teka, bakit parang vibrate ng vibrate yung phone mo? Sasagutin mo ba yan? O hindi mo na lang masasagutin dahil nandito kami ng mama mo. Ako anak ha, baka mamaya may nanliligaw na sa'yo. Or may boyfriend ka na, hindi mo lang sa amin sinasabi ng papa mo. Ako anak, nag-aaral ka pa ha, bawal ka pa mag-boyfriend. Paganda ka ng lumusong sa buhay may asawa, pipili ka yung responsable, may matatag na hanap buhay. At higit sa lahat yung mananampalataya. Ako pa, Ma, huwag po kayong mag-alala, wala pa pong nagkakamali. Joke lang po.
Alam ko naman po na lahat po ng bagay ay nasa tamang panahon. Tsaka wala pa po akong nakikitang kagaya niyo, Pana. Masipag, mabait, tsaka matatag. Teka, parang may nakakalimutan ka. Ay, syempre pa, Pogi. Kaya nga, bantay sarado, di ba, Ma? Excuse me. Siya nga tong tawag ng tawag sa akin noon. Kahit nasa bahay na ako, ay, panay ang check. Iba na maganda. Syempre. Kanino pa po ba ako magmamana? Tagumpay. Isang bagay na napakasarap makamtan, lalo na kung pinaghihirapan. Mira, okay ka lang? Ah, oo, okay lang ako. Medyo nahihilo lang, pero ayos lang to. Wala to. Sure ka? Kumain ka na ba? Tubig gusto mo? Hindi, ako na. Initial diagnosis, maaring hindi nyo napapansin ang mga signs dahil sa inaakalang karaniwang sakit lang ito ng ulo. But all the tests shows it's cancer. We're very sorry. Napakabilis ng takbo ng panahon, no? Bawat segundo, minuto, oras, napakaraming pwedeng mangyari.
Sa mga pangyayaring yun, dun pwedeng magbago ang ating buhay. Pero paano kung dumating yung hindi natin inaasahan? Ma, pa, habang binabalikan ko po yung kwento niyo sa akin, wala nung nakilala ni Papa yung tunay na paglilingkod. Nung nabuo yung love story niyo, hindi kayo nawala ng diwala. Hanggang sa dumating po ako sa buhay niyo. Tinuruan niyo po ako magkaroon ng takot sa Diyos. Sumunod sa utos. Manghawak sa magagawa ng panalangin. Kahit napakahirap na nangyayari sa buhay. Kaya man, nagpapasalamat po ako sa pagmamahal niyo sa akin. Masasabi ko po na hindi po ako natatakot kahit anong mangyari sa buhay ko. Dahil may pag-asa po akong tinatanaw gaya po ng turo niyo sa akin. Kaya ma, pa, huwag na po kayong mag-alala. Panatag na po ako. Mamila, Daddy Lo, tara na po. Matagal ng panahon at muli tayong nakita. Hindi maikukubli ang sayang na darama. Walang sasayangin sandali at lagi nang magkasama. Naglilingkod sa tunay na iglesia. Nagpasalamat sa Ama. Ang lahat ay bunga ng panata. Sa paglipas ng ilang taon, nang ikaw ay dumating, ngunit susubukan
akin kahit ang ating katatagan. Hindi bibitin ang Diyos ang sandigan. Ating damdamin ay pinalalakas na Ama. Mga pagsubok at pagluha'y binawi niya dahil kanyang naririnig ang taimtim na paglapit. Ang lahat ay bunga ng ating pangyayari.